meanwhile. Hello po, mga kahagi. Kahagi si Nico. Si Kahagi po ito. So, ngayong episode po sa ating channel sa Kahagi TV, mga kahagi. Samahan niyo po ako sa pag-unboxing po ng bago nating makakasama at magiging katropa po sa paggawa po ng ating mga videos. So, pakikita ko po sa inyo siya. Pakikita ko po sa inyo si Ghostmart. Ito po siya. Action camera, mga kahagis. Kasi before, kung natatandaan nyo, lagi kong nababanggit is nalolobat ho yung aking gadget na cellphone. Actually, cellphone lang po yung ginagamit ko talaga sa paggawa ng video. So, nahihirapan po ako sa pag-play ng cellphone po natin, ng gadget po natin. So, sa awa po ng Diyos, sawa po ng Diyos, nakabili naman po ako nito. So, reward ko na po sa sarili ko ito within itong year na to, si Ghostmart. So, si Ghostmart po is bagong series po. 9 series na po ito ng Ghostmart product. So, Icon 5, dual 4K camera. So, mga kagis, masaya po ako at nabili po ito. So, samahan niyo po ako sa pag-unboxing po ng ating Ghostmart action camera. Guys, mga kagis, tayo na po. Later. Okay po, mga kahagis. Ito na ngayon ang ating bagong gadget na si Ghostmart. So, babasahin ho muna natin kung ano po yung specs na nasusulat po dito sa kanyang box bago po natin siya i-unboxing. So, si Ghostmart po ay merong 2 inches touchscreen. Okay? Na merong 4 times sa zoom po siya. Professionally na pwede pong kumuha ng magandang resolution ng ating ika-captured na video. Then ang lens po ni Ghostmart is dual 4K camera. Nandito naman po siya sa specification po niya. Then the video resolution po niya is up to 30 fps to 2.7 30 fps hanggang maximum po ng 1080 pixel po siya FPS. Meaning po ng FPS is frame per seconds. So, frame per seconds po siya, mga kahagis. So, enable po siya na makakapture ng exciting moment po para po sa atin. At ang camera pong ito ay nagpipictures din po ng 1.0 times to 4.0 times sa storage magnification capability. So, ito po yung kaya po ng Ghostmart. O, meron po siyang, yung po yung kanyang specification. Then, ang image po naman, o angle po niya ni Ghostmart is 170 angle, wide angle po, degree. Then, pwede rin po siya sa diving na may lalim po na 30 meters. Okay na po ito. Kung magdaday po tayo, so 131 feet, kayang-kaya. So, itong si Ghostmart po, hindi ho basta action camera. Hindi kalibre din po siya, mga kahagi. So, pwedeng sasabak ho talaga ito. Then, meron din ho siyang dual mic, dual channel mic. Sabihin, malakas na rin ho siya. Kumbaga, hindi na ho kailangan ng backup na receiver or microphone. So, malakas na rin po pala siya. So, tuwan-tuwa po ako nung nabili ko ho ito. Then, ang storage po niya, kung sa micro SD, capacity po maximum is 64 GB. So, kung 64 GB po siya, medyo malaki na pong capacity nito. So, tingnan po natin ang inside naman po ni Ghostmart. Ayan po, buksan na po natin. Gusto na itong cutter po. Nagustuhan ko lang po ito si Ghostmart. Naglalakad-lakad lang po ako sa mall, bubulod po tayo. Po siya rin sa counter po ng mga mobile. So, nilapitan ko.
Then tinanong ko po yung ibang kabayan doon na sales. Okay naman po raw, sabi nila. Marami naman po raw bumibili nito. At saka promotion po nila. Biro niyo, meron na siyang selfie stick and tripod. So, 100 centimeters ang haba. So, tingnan po natin ang kanyang. So, uy, nanaglag. Sorry po. Oh. Meron po pala siyang adapter kung baga. So, maganda naman po siya, mga kagis. Sigurado. Ah, manawad. Manawad po siya. So, oh, ito pala siya. So, drop. Lagi po natin itong kaon dito sa ilalim. Tingnan po natin si uy. Biruin nyo. Parang stabilizer na ang dating. Maganda mga kagis, oh. Parang stabilizer na ang dating. So magagamit po natin to kung sa selfie-selfie lang. Meron na po siyang replacement para po rito. Then tingnan po natin to. 3-in-1 USB cable. 3-in-1 USB cable. Kasama na po siya sa package mga kagis. 3 different pins. Na adapter pin po sa ano, charging po natin sa mobile, pwede po tatlo, pwede po natin sabi-sabayin kung meron po tayong mobile ng Apple, Android, pwede ito pa oh. Tsaka kakaiba ho yung cable niya mga kahagis, kasi ano na ho siya, shielded na, shielded cable po, so matibay, so okay na rin po at malaki pong kumbaga na discount natin o naging present po, kasi mura nga. Mura po siya. So, ito muna siya. Dito na po yung, iba po natin ito rito. Dito na po yung ating main character, si Ghostmart. Ito po ang bida ngayon sa ating channel. So, open po natin siya. May tape talaga, talagang bagong-bago. Actually, meron po siyang tape na talagang kanya, kaso may ka-promotion po, kaya binalutan po nilang maigi. So, ito po yung nakasulat po sa casing niya. Ayan po siya, oh. Waterproof casing. Ito po yung quick roller mounting. Ayan po, meron po siya. Nasa loob siguro yun, mga kahagis. Yung mga mounting niya. Ito na po yung mounting nito ng tripod. So, switch support. Handlebar mounting. Para po sa bike sigurado to. Then, tripod mounting. Ba, meron na rito. Meron pa doon. Okay, okay. Then, adhesive base mounting. Mount or yung clip. Then, meron po siyang strap. Meron siyang Leon battery. Okay po. Then, yun po siya, 4K, 30 frame per seconds, ayun po, 30 frame per seconds po yan, FPS, then 20 megapixel po yung kayang-kaya po ng kamerang to. Ayan po, EIS, so hindi ko na po papaliwanag ko ano yung EIS. Siguro, sa pagkakaalam ko, ito po yung electronic image stabilization, kung hindi po ako nagkakamali. So ito po yung ibig sabihin nun, na pwede po niyang i-deliver and steady ang smooth ng video. So okay po ito talaga. Then 2 inches touchscreen po siya, LCD. Okay, then Wi-Fi. Then, yun nga po, nakasulat po rito, mga kagis, and up to 30 meters depth. Nang kung pwede po siya sa diving. Then, angle degree po, pwede po siyang, siguro yung, ano niya, pag ganun-ganun niya, yun o,
So, buksan na ho natin. Medyo napapatagal po yung aking nabibitin po ako eh. So, ito na po. Dani po. Kasi lang po yung maanuhan yung housing kasi po ba protection lang po siya. So, dani pa rin ho natin. Kasi natin pong ating alagaan niya. Okay. Wait. Pwede yata sa ilalim ito. Hindi ko sa ilalim na lang siguro natin kunin. Mga kahagis, medyo nalolobat na naman po yung ating cellphone. So, wait a minute po ha. Papaloapan ko muna po ng... backup battery. Kasi nga po, ito nga po yung isa sa mga sorry po sa abala. Yan na po siya. Okay, diretso na po tayo. Medyo na-udlot po yung ating ano, na-stop po yung ating pag-unboxing. So dito po natin tukulin kung makukuha natin sa lalim. Ayun, pwede naman po pala mga kahagis. Bakit po pa tayo? Ba't pa natin pinahihirapan ng ating ayun mga kahagis, kitang kita na ho natin siya. Ayan siya, si GoSmart. Bumaba ko muna itong casing, then tatanggalin ho natin si GoSmart sa ano, medyo angat ho natin ng konti para kitang kita nyo yung kanyang okay, ito po siya oh. Poging mga kahagis, kitang kita nyo naman oh, di ba? Front, pati tapyo. Ito po siya. So, tanggalin po natin sa saklit. Ayan siya. Okay. GoSmart. 4K action camera. So, tingnan po natin yung kanyang ano pong mga kasama niya. Bale, ito na po yung adhesive. Ito siya. Ayun ang manual, importante. Ay, lalabla. Sorry po mga kahagis. Ito po siya. Nakuna ho natin ng konti para makita nyo yung ibang accessories ni GoSmart. Ito po siya. Okay. So, wala na pong laman yung kahon natin mga kahagis. Ibuhos ko na po lahat. So, lagay natin sa gilid. So, meron po siyang pang tissue or para po sa kanyang lens, punas. Parang tao rin po yan. So, meron po siyang switch support. Ito po yung switch support mounting. Ito na po isa. Yan, ito po yung straps. Additional na charging cable. Ito po yung adhesive base mounting. Meron po siyang tape at additional pang tape. Then, ito nga po yung sa... Ito po yung quick release. Na, ayun po, na quick release na kabit na. Yung quick release. Ito pala yun. Then, ito po yung sa bike. Pwede po siya sa bike. So, action camera po siya. Mga kagis talaga. Pwede po sa bike. Dun sa... handle niya, tabit niya po siya. Siguro, hindi naman siguro mapapasama ito. Okay, ito po ang importante sa lahat. Itong battery. So, kailangan po natin pasok ang battery dito. Tingnan po natin talaga. Okay. Bubuksan to mga kahagis. First time lang po. Kaya ingat-ingat. So, sa pagbubukas po nito, dapat po talaga ingatan natin. Dahil po hindi naman sa bago, dahil baka po sa susunod, iba na home presyo. So, ngayon po, nakachamba tayo na medyo mababa. So, buksan mo natin. Ito tayo. Diba yun? Okay. Po siya. Okay, mga kagis. Nabuksan ko na po siya. Ayun siya.
si GoSmart action camera. Tanggalin po natin yung plastic. Sabit mo natin dun. Then, tsaka lang po natin tanggalin to kasi baka po pagka testing natin magasgas na dali. So, tingnan po natin. So, yan po siya. Oh. So, may direction po siya. So, papasok po natin. Which, nasan po yung terminal, yun po susundin natin. So, daan-daan din po kasi di po basta-basta yung na gamit po natin sa paggawa ng video. So, iingatan po natin to. Gaya po ng pag-iingat po natin sa ibang gamit po natin. So, before that po, kailangan po natin lagyan siya ng SD. So, may SD na po akong nabili actually. Nandito na po siya. So, ang binili ko pong SD card or yun nga po, memory o USB card, USB card is 32 GB lang po. Malaki na rin po ito. Malaki na rin po yung capacity nito. Then, ayun, nalaglag. Ayun. Ayun po siya. Ngayon doon. So, ito na po siya. Doon po natin paano pag magkakalang baka po mali. Dandaan lang po natin. Pag po yan pumasok, nag-click. Yun. So, meaning, tama po yung pagkaka-insert ko, mga kahagis. Tama ho. Then, ito na po yung battery niya. So, yung Li-ion, Li ion battery. So, pasok po natin siya. Dandaan. Then, close. Close. Ito na po yung kanyang switch. Turn on. Turn on. Ayun. Po siya. Tumunog na. Oh. Ayun po siya. Oh. Kitang-kita niyo. Nasa harapan. Oh. Galing. Oh. Kitang-kita niyo. Po siya. Galing. Tingnan nga po natin kung paano ito. Natin yung touch screen. Oop! No files. Kasi hindi pa nga ako tayo nagre-record eh. So, back po natin. Back lang po natin yan. Hindi pa ako talaga ako marunong. So, aaralin po natin ito mga kahagis. Pero at least, nakita po natin na nag-ano siya, nag-function siya. Ayun, bumalik. Okay, so tingnan natin kung magre-record siya. Tingnan natin po dito. So, operation na yan. Video. Nandiyan po yung... Tingnan natin kung magbibideo. Ayun, nagana. Nagana po mga kahagis. Kitang-kita nyo naman, nagpiplay. Ayan o. Ayan o. Nasa taas po, nagpiplay. Sorry po. Sala po yung direction ng aking... Kita ko nyo. Okay, tingnan po natin. Stop po natin. Oh. Then, punta ho tayo rito. Nandun. Inaaralin pa ho natin yan. So, titingnan po natin yung video. Nandun na po siya. Ayun. Ayun siya. Ayun oh. Oh, mga kagis oh. Buksan natin ang volume. Kagis. Guys, subukan naman natin i-connect siya sa ang camera to mobile. So, subukan natin siya i-connect. Una, buksan natin dito sa camera. Buksan natin. So, susundin po natin bago natin na ma-access to. Meron po siyang consecutive application na pwede natin i-download. Dito po sa Google application. Kung Apple po kayo, meron man din po siyang guide. So, sa manual po tayo magbabase, mga kahagis. So, ito na po tayo. Hapin po natin yung Wi-Fi. Yan po yung Wi-Fi. Okay. I-on lang po natin yan. Okay. So, kung mo-on natin yan, pag na-on na natin siya, punta naman po tayo sa settings. Sa settings ng mobile.
So buksan po natin yung wifi. So kailangan po mag-synchronize po siya dito sa mobile. Guys, tingnan po natin ha. Hintay-hintay lang po tayo. Ayun, lumabas po siya. So, okay. Connected na po siya. So, open po natin siya. Punta po tayo dun sa application na sinasabi ko sa inyo. Oop, ayun na siya. Oh, mga kagis. Nakonnect na. Mabilis ha. Mabilis siya. Kita nyo. Ayan. Kita nyo, mga kagis. Bali yung camera na po yung gumagana. Yung pa siya. Diba? Okay naman po siya. Bali po yung mobile po natin. Medyo parang hindi ho sila. Medyo malikot. Pero activated naman po gumana. So yun po siya. Subukan naman po natin sa photo. Pupoto naman po tayo. Captured. Okay, tingnan po natin yung clarity ng photo. Okay, sa photo. Meron po pala siyang function. Kung kukunin niyo po yung mga pictures niya, o yung video, meron po siyang kailangan i-download nyo rin. Select nyo kung ano dyan, then i-download nyo. Yun na po siya, nag-download na. Punta po tayo sa gallery. Sa gallery po natin yung makikita. Sa gallery po. Ayun siya. Mga kagis. So, naka-save na po siya sa gallery. Nung kinuha po natin ng captured yung kwarto ko. So, pumasok naman po siya. So, meaning po, tama naman po yung process na ginagawa naman natin. So, okay po itong si GoSmart, mga kagis. So, maraming salamat po mga kagis sa pagsamang siyang sa unboxing ko ng ating bagay na so siguro po itong darating na weekend magagamit na po natin siya sa mga magaganda nating videos at sa mga videos na gagawin po natin mga kagis. So maraming pong salamat sa viewing, then lagi niyo pong susuporta ng Kagis TV po guys. Maraming pong salamat po sa inyo. Sige po.